10 villages in the fishing city of Navotas are placed under enhanced community quarantine due to their high number of coronavirus cases. Mayor Tubby Tiangco joins us live this morning to tell us more about the situation in Navotas. Good morning, Mayor Tiangco, and thank you very much for joining us, sir. Hi, Christian. Morning. Okay. There are several indications that after May 31, the lockdown measures might be relaxed even further, including here in Metro Manila. But as far as Navotas, as far as your city is concerned, what do you think? Is this something that your city is ready for? Tinitingnan pa natin yung data, no? Pero naghahanda na tayo for GCQ on June 1. Kasi parang yun yung feeling natin na pupuntahan, eh. Though hindi pa tayo sigurado kung ano ang magiging desisyon ng IATF, naghahanda na tayo. Kasi kung mag-GCQ, at least nakahanda tayo. Mahirap naman yung mag-GCQ na hindi tayo nakahanda. Ngayon, kung hindi mag-GCQ at i-extend yung modified ECQ, at least wala naman mawawala nun kung naghanda na tayo for GCQ. Mm. So far, what's the situation in Navotas? How many cases do you have as of today? Okay. As of today, we have 163 cases, confirmed cases, no? Pero ang mas importanteng numero, itong number of tests done, no? PCR tests done. We have done 2,185 tests. Ang positive dito is 173, no? Ngayon, baka magtaka yung tao, bakit 173 yung positive, tapos sinasabi namin 163 lang yung positive sa Navotas. Ang reason nun is because there are frontliners who are assigned in Navotas na hindi naman tiga Navotas. So kung nag-positive yun, hindi papasok sa data ng Navotas yun. Kaya may difference na 10, no? Mm. Ang negative dun sa out of 2,185 is 1,148. Pero ang pinaka-importanting numero dito is yung 864 na pending, na nag-iintay ng resulta. So yung mga yan, hindi natin alam kung positive yung mga yan o negative, no? At the time that we requested for the ECQ of Navotas, despite nag-MECQ yung NCR, yung pending cases natin noon, mas pending tests natin noon, mas mataas pa. Nasa 900 plus yun, eh. And that was the main reason kung bakit kami nag-request na bumalik doon sa ECQ. Dahil yung 900 cases na yan, napakahirap silang i-monitor kung nasa ilalim ng MECQ. Dahil may iba't ibang dahilan sila para lumabas ng bahay. Pero under ECQ, madali silang bantayan dahil ang lalabas lang ng bahay ay yung mga may home quarantine pass. At kung isa sila doon sa may hawak ng home quarantine pass, ipapalipat natin yun sa ibang member ng family. Ang mahirap kasi dito sa mga pending is hindi nila sinusunod yung home quarantine, at imagine kung 900 yan, ang hirap talaga bantayan yan, no? At syempre, by the time na lumabas yung results na positive sila, maaaring madami na silang nahawa kasi pag-ala-gala sila. Mm-hmm. So at least doon sa mga barangays, doon sa 10 barangays na pinayagan tayong mag-ECQ, itong mga pending results, malaki sa porsyento sa kanila, hindi talaga nakakalabas ng bahay ngayon kasi nga naka-ECQ yung barangay nila. But how sure are you that most of those 900 plus people with still pending test results are actually in home quarantine and they're not moving around? Okay. Kung naka-ECQ, madali. Kasi kung naka-ECQ, ang nasa labas lang ng bahay ay yung mamamalengke o yung bibili ng gamot na may home quarantine pass. So, mas konti kasi yung tao pag ECQ, di ba? Yan yung main point ko, eh. From ECQ to MECQ, hindi naman dumadami yung law enforcer o tigapagpatupad ng batas. Pero biglang dadami yung taong nasa labas. So, para lang ma-check mo isa-isa kung ito ay dapat nasa labas o hindi, malaking challenge, no? So, let's compare it. Sa ECQ, ang lalabas lang ay yung bibili ng gamot or
bibili ng pagkain. And of course, yung mga allowed magtrabaho, no? So lahat yan hihingan mo ng home quarantine pass. At tulad na sinabi ko, yung babawian natin ng home quarantine pass, yung mga nag-iintay na resulta. So may listahan pero kayo nun? Hindi, so, kasi pagpunta pa lang niya ng kuha ng test ng swab, i-check na namin kung inisyuhan siya ng barangay ng home quarantine pass o hindi. Ngayon, kung inisyuhan siya, we will require na ilipat niya sa ibang family member. But yung, okay, but yung identity niya, paano malalaman? Let's say, lumabas siya with the quarantine pass. Does the, let's say, police officer or the barangay worker know that they are not supposed to be out? Hindi. Pag pending test niya under ECQ, kinukuha nga yung home quarantine pass. Binabawi? So, wala siya yes, okay. Binabawi. Ipapalipat doon sa ibang family member na hindi nag-swab test. Pero yun nga, okay? Baka gamitin niya yung other quarantine pass issued to a fellow, to a relative. Hindi, stricto kami. Kaya nga, kailangan may kasamang ID. That's why if you will recall, in the past, ang dami-dami namin huli, di ba umabot kami ng thousands, once 1,600 yata violators of the community quarantine. Mm-hmm. Iba-ibang kaso yun eh. Hindi lang naman yung walang home quarantine pass. Kahit yung mga may home quarantine pass na ginagamit na para lang gumala-gala, hinuhuli namin yun in the past. No? Mayor, how about the lag? When did you request for those 10 villages to be placed under ECQ despite the fact that Metro Manila was already under MECQ and the time that it was actually granted? Yung time frame, okay, na yun. Oh, sige. Tapusin ko lang, compare ko lang doon sa MECQ, ha? Okay. Para lang maliwanag yung comparison. Bakit sila makakalabas kung MECQ? Okay. Kasi under MECQ, di ba pwede yung limited exercise? Pwede silang bumili ng damit, pwede silang bumili ng bulaklak, pwede silang bumili ng laruan. Yan yung allowed eh. So hindi nila kailangan mag-present ng home quarantine pass para mag-exercise, bumili ng damit, bumili ng laruan. So may excuse sila lumabas, di ba? Ang hirap i-implement yung quarantine sa mga ito. At walang government facility, whether local o national, na i-quarantine yung mga pending ng test results. No? Okay. So punta tayo doon sa next question mo, yung request. Nung na-inform tayo na May 11, na on May 16, magiging MECQ na, nagpasa ka agad ako ng request on May 13 because that was the deadline, na kung pwede, yung buong na botas, ilagay na sa ECQ ulit. Kasi 10 out of 18 barangays pasok doon sa tinatawag na critical at contiguous yung barangays na yon. Ang daming mga side streets. So ang hirap i-implement nung one barangay ECQ, the next barangay MECQ. So mahirap. Dinanay yung request natin. So humingi tayo na reconsideration at they approved it on May 20 and na-inform lang ako May 21. So ibig sabihin from May 16 to May 21 may lag. Yun nga yung iniiwasan natin doon na huwag magkaroon ng gap na lumuag. Pero wala na tayong magagawa. Pinayagan ng May 21. So syempre kailangan pa natin i-notify yung mga residente. So starting yesterday, starting May 23, sorry, nagsimula na tayo ulit ng ECQ doon sa 10 barangay. Oh, tapos Mayor, out of the 900 plus people with still pending tests, how many of those results have actually come out? At ano yung resulta? Hindi, yun na nga. 900 naging 864 na. 864. Eh, halos pare, from 900 plus, hindi ko alam yung exact figure eh. Parang 930 yata, ano, 864. But we send the same number of tests daily. So parang bumibilis na yung pagbalik ng resulta ng test. Kaya lang hindi talaga mapabilis eh. So kaya nga mas gusto namin yung ECQ noon is because gusto namin preventive. Ang hirap kasi yung reaction time napakatagal. So yung reaction mo is delayed. Imagine, delayed na yung test. So bago ka makapag-react, hindi real time yung reaction mo pag may nagpositibo. Kasi pag may nagpositive, iko-contact trace mo pa eh. Hahanapin mo lahat ng mga nakasalamuhan niya
na dapat i-test ulit. Okay. Now, yung contact tracing, how do you conduct it in Navotas? Okay. Ang mangyayari niyan, kung may isang nag-positive, i-interviewin ulit siya. May contact tracing team tayo na ang head ng task force ng contact tracing team natin is police, kasama ho yung city health office, kasama ho yung barangay, kasama yung DFP. So, aalamin nila dun sa tao yung kung sino yung, saan yung mga pinuntahan niya for the past number of days, sino yung mga nakaharap niya. And then, doon sa level ng pakikipagharap niya, magde-decide ngayon yung city health office. May parameters sila eh. May protocol yan. Kung sino doon ang iswab test ulit. Okay. So, depende. Kunyari, kasabay mong kumain, magkatabi kayo for how long, iswab test yun. Kung hindi naman kayo masyadong matagal nagkasama, nagkasalubong lang, o kinausap mo pero malayo, hindi iswab test yun. They also make use of certain technologies to expedite the process. Yes, yung PNP kasi meron silang software diyan eh. So, yun ang ginagamit nila, yung PNP software. And I found out about that software nung tinawagan ko si Mayor Magalong. Tinanong ko, ano ba yung software na ginagamit niya? Sabi niya meron yung PNP niya. Yung pala, it's a software that they use to track criminal elements. No? Pero kayong matakot, di nagamit lang yung software na yun. It's the same software that is being used. So, i-input doon, pati kung sino yung nakasalamuha mo, tapos may para siyang web para mahanap kung sino-sino pa yung nakasalamuha at kung may connection yung one case to the other. Okay. Now, of course, the other important issue here is, let's say, assuming that Metro Manila, including, of course, your city, Navotas City, moves to a general community quarantine scenario after May 31, how ready are you? For example, when it comes to dealing with transportation, dealing with, have you tested enough people, for example? Okay. Yung pagdating doon sa local transportation, ang local transportation naman is, alam naman natin, tricycle, pedicab. Nagpasa na tayo ng ordinansa dyan, no? Na dapat isang pasahero lang, no back ride, dapat may plastic in between the passenger and the driver, dapat naka-mask, dapat sinasanitize. So meron na tayo dyan. Ang iniintay na lang natin is yung doon sa PUJ, yung regulations ng LTFRB pagdating sa PUJ. Kasi yung PUJ, di ba, dadaan siya ng iba't ibang cities eh. Mm-hmm. Hindi naman kasi pa pwedeng iba-iba yung regulation ng bawat city. So, pagdating sa PUJ, susunod po kami kung ano yung regulasyon ng LTFRB. Okay. But as far as testing is concerned, have you tested enough people to give you a good picture of the infection in Navotas? Yun na nga. We have enough test kits, no? Walang problema. Like, meron pa kami siguro 1,000 plus na PCR test kits. Pero doon sa swab test, dapat maingat kami dahil pag test ka ng test na hindi naman necessary, tumatagal yung resulta ng test in general. So yung talagang importante na symptomatic, tatagal din yung test niyan. So ang ginagawa namin, meron din kaming rapid test para kung ang cases sa magkakadikit na bahay, yung community, kukuha kami ng sample doon ng mga 100, i-rapid test yon. And then yung mag-positive sa rapid test, yun naman ang ginagawa natin ng PCR. Mm-hmm. Now, finally, Mayor Tiangco, of course, under an MCQ, you were able to convince the regional IATF to put at least 10 villages still under ECQ. Now, are you also exploring these possible options? Let's say the entire NCR moves to a general quarantine, but still, based on your data, there are certain villages in your city that they're still encountering a big number of cases. Would you also exercise that option to keep, let's say, a modified enhanced community quarantine or even an ECQ in certain areas in your city? I think we lost him. Sa ngayon, okay.
Yes, yes. Sorry. Okay. If necessary, based on the data, we will make that request. Kaya lang sa ngayon, siyempre ayaw muna natin isipin yan eh. Gusto natin maghanda for GCQ in anticipation na baka doon ang puntahan. And whether mag GCQ o hindi, it will also be good for the residents. First of all, nakahanda tayo. Second, talagang sinisikap ng lahat na mapababa yung case. So, whether ECQ, MECQ, GCQ, the goal of the local government is still the same. Yun ay mapababa yung kaso. No? So, susubukan talaga namin. At saka gusto naman talaga natin bumaba na yung kaso. Eh. At sinasanay na natin yung mga ating mga mamamayan. No? Number one, pagdating ng GCQ, ano na lang ang magagawa ng mamamayan? Pinaka-importante, siyempre, kung hindi kailangan lumabas ang bahay, huwag lumabas ang bahay. Pero dadami na lalabas ang bahay, pinaka-importante yung proper wearing of face mask. Kasi madami nagsusot ng face mask, hindi naman tama yung pagsuot. Alam ko mahirap kasi hindi sanay, tsaka parang feeling mo restricted yung paghinga. Pero dapat talaga nakatakip yung ilong. So yun, sinistriktuhan na namin yung pagpatupad niyan ngayon. Social distancing, tapos yung paghugas ng kamay. Tapos isa pa sa nabotas, ina-encourage namin yung mga mamamayan na mag-download ng RC-143 app. Okay. Kasi ito, yung instead na magko-contact trace after the fact na may nag-positive, pag ginamit yung RC-143 app, naka-on, kaya lang dapat naka-on lagi yung Bluetooth. Pag dumating ang panahon na may nakasalamuha ka na nag-positive, i-alert yung user kung ganong whether high risk ka, medium risk, low risk, or no risk. Of course, data privacy will be observed. So, hindi mo malalaman kung sino yung nag-positive. Malalaman mo lang na may nakasalamuha ka na nag-positive at i-advise ka ng app na number one, kung hindi naman, wala naman danger at clear ka, wala, sabihin lang sa'yo may nag-positive. Number two, kung high, kung low or medium risk, i-inform ka lang so that you monitor yourself or you do self-quarantine. Number three, kung high risk ka, nasabihan ka na pumunta ka na sa doktor at magpa-check up para titignan kung kailangan kung magpa-swab test ka o hindi. So, okay. Importante ito kasi hindi yung contact tracing does not happen after someone is found positive. Kung hindi, naka-data bank na yung contact tracing mo at kung may nag-positive, may inform ka agad. Okay. Kaya lang sa ngayon, available lang siya sa Android. Eh. Pero sabi sa akin ng mga people behind the app, as soon as possible, they're trying to get the approval of iPhone o Apple para ma-download na rin sa App Store. Okay. Mayor Tubit Yangko, thank you very much for joining us this morning, sir.